on air at online, masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balaggio sa Teleradyo Balita. Mga test kit na binili ng PSDVM sa formalin na nagkakahalaga ng 550 milyong piso na bunyag sa Senado na expired na. Opisyal ng formalin na si Lincoln Ong nakadetine ngayon sa Senado. Siyam na pari at 16 na empleyado ng Christ the King Mission Seminary sa Quezon City nagpositibo sa COVID-19. Seminaryo naka-lockdown. World Bank aminadong mahirap pang maabot ang target na pagbabakuna sa kahit 40% ng populasyon sa bawat bansa dahil sa kakapusan pa rin ng supply ng bakuna. Higit 300 paaralan sa Bicol inihirit na isama na rin sa limitadong face-to-face classes. Grupo ng mga pribadong paaralan humiling ng ayudang pinansyal mula sa gobyerno. Manila Mayor Isko Moreno nag-anunsyo ng tatakbo sa pagkapangulo sa halalan 2022. Sambayan Coalition tiwalang makapipili ng isang kandidato para sa United Opposition. Pagkamatay ng artist na si Bree Johnson, iniimbestigahan na rin ng NBI. Pamilya, kumbinsidong may foul play sa pagkamatay ng biktima. At sa Showbiz Spotlight, dream role ni John Arcilla handang ibigay ng ABS-CBN. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Miyerkules, September 22, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantTFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga, bayan! Kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balaggio. Ako naman po ang inyong kabayan, si Noli de Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Inaresto at ngayon nakadetine na sa Senado ang opisyal ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation na si director o ang director nito na si Lincoln Ong. Dahil ito sa sinasabing paligo-ligo'y nasagot ni Ong hinggil sa transaksyon ng kumpanya sa Procurement Service o PS ng Department of Budget and Management. Nauna nang na-contempt ng Senado si Ong matapos sabing walang kinalaman sa transaksyon si dating Presidential Advisor Michael Yang. Pero kalaunan inaming nangutang sila sa negosyanteng si Ang para makabili ng milyon-milyong face mask at RT-PCR test kits. Dumadalo pa sa virtual hearing kahapon si Ong nang sunduin sa kanyang bahay ng mga opisyal ng Senate Office at Sergeant at Arms. Nagbanta naman si Senador Frank Drilon na ipare-revoke din ang lisensya ng auditor ng Pharmaly na si Iluminada Sibyal kung hindi kaagad ibibigay sa Senado ang audit reports at iba pang financial documents ng kumpanya. Ito'y dahil hindi masagot ni Sibyal kung magkano ang dollar deposits ng Pharmaly at kung papaano kumita ng mahigit 63 million pesos mula sa foreign exchange gains sa loob lamang ng 2 taon. You are changing your answer after being coached by somebody. The last time you said you did not see anything, you were just given a list. I'm telling you, be careful, huh? Because you're under oath. Sir, I have no documents in my possession because the documents are all in the Pharmaly. Wala kang kopya kahit Xerox? Eh, doon naman doon po kasi pumupunta pag mag-audit po. I am telling you, I will recommend to the committee that we file a complaint against you in the Professional Regulatory Commission for inexcusable negligence in the performance of your duties.
So I would strongly advise you that you submit all the documents that I am requesting. Lumabas naman sa pagsusuri ng mga senador na posibleng nalugi ang pamahalaan ng halos 500,000 piso dahil sa transaksyon ng PSDBM sa Farmali. Natuklasang nagbayad ang PSDBM ng mahigit sa 13,000,000 piso sa Farmali kahit 8,000,000 piso lamang ang nakalagay sa initial na order. Lumabas ding kumita ang Tiger Philippines Marketing ng halos 3,000,000 piso nang bilhin ang 500,000 face mask mula sa Green Trends Trading. Binili ng Farmali ang nasabing face mask sa Tiger Phil at kumita ng halos 2,000,000 piso nang ipasa naman ito sa PSDBM sa halagang halos 28 pesos kada piraso. Sinabi ni Senador Kiko Pangilinan na posibleng nakatipid ang pamahalaan kung dumiretso ang PSDBM sa pabrika o direct supplier ng face mask. Shouldn't you have, as the purchasing procuring entity, di ba, negotiate for a lower price than SRP because you're buying wholesale. You're not buying retail. That is correct. That is correct. Okay, thank you. That's the only answer. That's the answer I want from you. That you should have negotiated lower because you are not purchasing in retail. You were purchasing wholesale. Lumabas din sa pagdinig na hindi nagamit ng Department of Health ang 371,000 na test kits mula sa Farmali dahil expired na. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, umabot sa 550,000 piso ang halaga ng mga nasayang na test kits. So that gives us the gravity of the waste, the incompetence, the corruption that we are facing. And maybe Secretary Duque can respond. Do you think, is this acceptable to you? No, Mr. Chairman. It's not acceptable to me, Mr. Chairman. Okay. I just want that clarified. It is not acceptable. Not acceptable. Itutuloy po ang pagdinig ng Blue Ribbon ng Senado sa Biyernes. Bumuwelta naman si Senator Richard Gordon sa mga patutsada ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pahayag na Pangulo sa umano'y maling resulta ng RT-PCR test ng Philippine Red Cross at ang umano'y paglalagak ng senador ng kanyang Priority Development Assistance Fund sa Red Cross. Tinawag ni Gordon na bully ang Pangulo at sinabing ginagawa lamang ng Senado ang kanilang trabaho. You are a bully. The Filipino people can fight back against bullies. Halatang halata kayo. Kung namemersonal na kayo, bakit nyo ako inaaway? Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Iginit din po ng senador na hindi siya nababahala sa mga banta ng Pangulo. Quite frankly, Mr. President, you are boring. Hindi ako nagtatakot sa inyo. Hindi po ako duwag. Do your worst, Mr. President, as you did with ABS-CBN. Nanawagan din po si Gordon sa Pangulo na itigil ang pagdepensa sa mga Chinese na malalapit sa kanya at pumanig na lamang sa interes ng mga Pilipino. Abangan po ninyo ang ating follow-up dyan. Samantala, pinaninindigan ng Philippine Red Cross ang integridad ng kanilang mga laboratorio kasunod ng pahayag ni Pangulong Duterte na may mga nagre-reklamo sa false positive test na isinagawa ng Red Cross. Sa isang pahayag, iginit ng Red Cross na walang 100% o walang 100% na accurate na COVID testing, kaya maaaring mangyari ang false positive. Sumusunod lang din mano sila sa naitrato bilang positive ang lahat ng positive result bilang pag-iingat. Paliwanag pa ng Red Cross, maaaring magkakaiba resulta depende na sa timing ng exposure. Samantala, matapos po ang tatlong kumbento, isinailalim na din sa lockdown ang bahagi ng Christ the King Mission Seminary sa Quezon City. Ito'y matapos magpositibo sa COVID-19 ang 9 na pari at 16 na empleyado ng seminaryo. Pero ayon kay Father Melchor Bernal, tuloy pa rin po ang misa dahil nasa ibang gusali naman ang mga nagkasakit. Tuloy pa rin ang mga misa. Doon sa kanilang, meron silang misa siguro,
Sa amin sa SRI, mayroong misa araw-araw, umagat sa kahapon. Dito ng mga seminarista, kumakanta sila sa misa, they have the mass, they have their own liturgical activities. Personally, I don't allow myself to be overcome by fear. Normal ang activity ko, I focus on the work at hand, I relate with people normally, taking the necessary precautions. Sa report ng City Epidemiology and Surveillance Unit, isinailalim sa Special Concern Lockdown ang Villa Cristo Rey at Fininman Building ng Seminaryo na dormitoryo po ng mga pari at empleyado. Sa ngayon, 13 pa ang active cases pero isang pari ang namatay sa sakit. Dahil sa pagdami ng kaso sa kumbento, seminaryo at iba pang pasilidad sa lungsod, bubuo ang lokal na pamahalaan ng panuntunan hinggil sa ventilation ng mga gusali at opisina para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Kung pwede buksan ang mga bintana nakabukas, kung pwedeng i-retrofit ang mga lugar na ito para yung ventilation nila ay ma-improve. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Naniniwala ang Octa Research Group na may tuturing na pinakamahabang COVID surge sa bansa ang magkakasunod na record high sa naitalang bagong kaso. Sinabi ni Octa Fellow Father Nicanor Austriaco na dapat ay maghigpit sa granular lockdown para hindi masayang ang ipinatupad na ECQ sa Metro Manila. If you look at our world in data, it's clear that the surge in the Philippines has peaked. For the last 3 days, we've had negative growth rates in the NCR, suggesting that the NCR also has peaked. But all of these are always reversible, and we have to be very careful as we move into the granular lockdown mode that we do not reverse the gains we have made in the last few weeks. Pero para kay infectious disease expert Dr. Edsel Salvanya, hindi pa rin may tuturing ang panibagong wave ang nangyayari sa bansa. Mahirap sabihin kung wave or spike or surge dahil po sabay-sabay yan eh. Ang wave kasi, kung isa lang yung pumasok, tapos makikita mong tataas yan tapos bababa. Yun po yung wave. Ito kasi madaming infections going on at the same time, lalo na yung nai-introduce from outside and also what's in the community. Aminado naman ang Department of Health na marami pa rin ang namamatay sa COVID-19 dahil marami ang tinatamaan ng COVID. Tayo, nananatili po tayo na sinasabi natin na dapat ang atin pong mga kababayan, they are cautious because there should be no difference between vaccinated and unvaccinated ngayon dahil po kahit po kayo ay bakunado, maaari pa rin po kayo magkasakit at maaari pa rin kayong makapanghawa sa ibang tao. The numbers of deaths are increasing because the cases are increasing also. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala, kabayan, si Senator Richard Dick Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, via Zoom. Senator, magandang umaga po. Naka-unmute kayo, Senator. Good morning, good morning. Good morning. Opo. Unang tanong ho namin, yung sinasabi ni Presidente na nireport daw sa kanya yung false positive sa hanay ng mga hospital personnel at maging mga taga PSG at mga opisyal at kawanin ng Department of Finance, Senator. Well, nasasak nila yan eh. Dahil aprobado ng RITM Lacham bago kami payagan and I think that the technicians will be able to explain that very well. Hindi naman talaga 100% yan eh. Pero depende sa pagkuha ng sample. Kung halimbawa kinuha ang sample at hindi masyadong magaling ang nanguha ng sample o na halimbawa sa contaminated area like a hospital, maaari magkaroon ng contamination yan. Pero ang ginawa ng Red Cross, nung makuha yung sample, ay tinest nila at nag-positive. So nung nakita maraming positive, ang ginawa nila, niretest uli on our own volition. May test yan, may gastos yan. Pero ginawa namin yan at yun, lumabas pareho pa rin. Kung aangal sila, kung ang ginagawa namin pag positive, huwag na kayo mag-forum shopping. Kung positive, syempre, you err on the side of the positive. Talaga magpatingnan mo ang katawan mo kung positive ka.
Eh kung hahanap ka ng gusto mo negative, eh talaga ang mangyayari sa atin na naghahanap ka ng negative pero positive ka na. Oo. Di ba sinabi rin po ng Department of Health na kapag positive, ay positive na talaga? Yun na sinasabi nila talaga. Pero yun ang ginagawa namin. Pagka positive ka at gusto mo makakuha ng negative, eh mag-quorum shopping ka. hindi ko sinasabi ka nung nangyari. Pero ano gagawin namin kung yun na lumabas? Gusto ba namin magkaroon ng positive cases? Ayaw namin yun. Gusto namin malaman kung sino ang positive para makapag-ingat yung tao. Ayun. Okay. Ito ho bang sinasabi ni Presidente? Ito ba yung ang ginagamit ho ng Red Cross ay laway sa Layba? Baka sila yung laway doon sa doon sa ginagamit nila doon sa binibili nila na binibilihan nila na itong kanilang paborito at yung primary at ang nangyayari laway lang talaga ang capital. Makikita mo hindi naman talaga ng manufacturer bebenta kukuha doon sa ibang product sa ibang ibang supplier na nandito sa Pilipinas papatungan ay laki-laki ay nangyayari dalawang patong yon, so lugi-lugi ang tao po. Pero itong ginagamit to sa pagtesting ng Red Cross, ang ibig ko sabihin, ito yung ginagamit ay laway. Hindi yung sa ilong. Ah, hindi. Meron tayong saliva test. Okay. Meron tayong swab test. Pamimili kayo. Yung saliva test ay hindi inconvenient sa tao dahil hindi ka nasusundod dun sa ilong. Yeah, at yeah. Yun ay tested at wala namang umaangal doon. Opo. At mas mura di hamak yun. Ngayon, kung gusto mo nung tinatawag na swab test, ang gumawa ng swab test, yung hospital, sila ang kumuha sa kanilang setting. Hindi ko alam kung contaminated yung hospital nila, wala akong sinasabi doon. Basta ang lumabas sa amin, positive. Na kung hindi magaling, katulad nung nangyari sa Marikina one time, sinabihan namin sila at nakita na medyo may problema doon sa pag-handle ng sample, eh talaga magpa-positive yun. At ang mangyayari, eh, talagang i-retest pa namin ulit. Gusto ba natin palagi kang magre-retest? Siyempre, gastos yun, no? Kabayan. Opo. Kung magre-retest ka, gastos yun. Hindi naman sinacharge sa pasyente yun. Eh. Oo. So, hindi naman nabanggito ni Presidente Unang Malacanang at maging kanyang tagapagsalita kung ang sinasabi ho nila ay mula doon sa RT-PCR na karaniwang alam natin o yung paggamit ng saliva. Wala hong distinction silang sinabi. Ang pagkaalam ko, swab test yun eh. Swab test ang ginamit doon. At iba naman, kung talagang kung sila, gagamitin lang yung saliva test. It's their choice. Hindi kami namimilit. Apo, Senator Gordon, pero pagdating po sa integrity nito resulta ng RT-PCR testing, can we say na kahit po nabanggit na rin po ninyo, hindi naman maiiwasan itong false positives, ay wala naman itong in general epekto sa ating COVID-19 counting kasi PRC pa rin po may pinakamalaking testing po, no, na kinukuha na ng datos ng DOH. Mas mabuti na mag-false positive ka kaysa bibigyan kita ng negative tapos yung pala positive ka. Mm-hmm. Mabuti na yung positive ka na talaga. Yun naman sinabi ng DOH. Mm-hmm. Opo. Isa din po, Senator Gordon, sa mga nabanggit ni Pangulong Duterte, yung PDAF daw po ninyo. Ang kanyang akusasyon sa inyo, nakinabang daw po kayo sa inyong PDAF na iniligay niyo daw po sa Philippine Red Cross. Ano pong sagot niyo? Oo, yun. Binigyan namin sa DSWD, ang sabi ko, at that time allowed yun. Mm-hmm. Meron ako kukunin ng mga, halimbawa, mangustin sa Sulu. Okay. Lalagay namin sa C-130. Bibili namin yung mangosteen at the right prices para hindi na, para yung mga tao, imbis na bumili ng AK-47 o mga limbat, ay magkakaroon ng incentive para magkaroon sila ng hanap buhay. Abay, successful na successful yun. Sila sa lubong po ng Presidente ng Pilipinas yun pag dumarating sa airport. Uh-huh. Eh, lahat naman ang ginamit namin sa ambulansya. Tapos nakalagay nga yung pangalan ko doon, tinitira pa ako doon. Eh, kung di ko ilalagay yung pangalan ko, hindi ko malalaman kung saan galing yung ambulansya na yun, nakalagay doon to the efforts of Senator Gordon dahil nga gusto natin ma-distinguish yung 30 ambulansya doon sa 170 na binili namin na ambulansya para sa Red Cross. Mm-hmm. Eh lahat naman yan, pati livelihood, pati yung mga tinatawag nating mga tinutulungan ng mga mahihirap, andyan lahat yan. At yan ay na-liquidate na nga at approved ng DSWD. Wala namang angal ang kuha. Okay naman yan. Tapos na nung pan-2010 yan. Mm-hmm. Kasi ang sinasabi po ng Pangulo. Ang hirap na yun kasi medyo nagagalit ang Presidente. Hindi lang medyo, galit na galit. Hindi ko maintindihan kung bakit. Eh huwag naman po kayo magalit. Pati naman request idadamay nyo. Ako na lang ang tirahin nyo ng tirahin. Wala naman po tayo ninanakaw dyan. At ang request eh,
mahusay ang pagtanaw sa amin. In fact, palagi napupuri ang request sa buong mundo ng buong international community. Mm-hmm. May binabanggit po kasi siya kahapon na 88 million pesos daw po na inyong natanggap o nabulsa out of your PDAF na inilagay po sa Red Cross. Ano pong tugon niyo? Siya nagsabi na binulsa ko. Patunayan niya kung binulsa ko. Wala akong binubulsa. Napatunayan na ng DSWD na liquidate na yan. Ang problema niya, binulsa ba ni Lau yung maraming pera na binigay? Binulsa mo 8.7 billion. Pa lamang nakikita, abot ang 12 billion. Papuntahan pa namin yung mga ibang kunuhanan ng DOH sa pinatesta ng PSDBM na dumalabas na ngayon. At bakit hindi niya inatupag yan? Sapagkat galit na galit na nga ang mga tao dahil nangahirap na hirap na ang tao. Walang pang ayuda, walang panghanap buhay. At pagkatapos yung mga doktor natin, mga tao natin sa kanila hindi nababayaran, ba't di yun ang atupagin niya, Mr. President? Ba't kayo nagagalit dahil iniimbestiga namin kayo, hinaharang yung investigation ng COA, hinaharang yung investigation ng Senado, ba't kayo magagalit sa amin? Tungkulin namin yan. Hindi ko naman din mo nagagalit sa inyo. Di, bumira kayo ng bumira, okay lang sa amin yan. Mapapatunayan namin lahat yan. Wala kami tinatago. Mm-hmm. At hindi ho kayo hinto sa ginagawa ninyong hearing sa Senado? Ayun, nakakala niya, hihinto kami dahil natatakot kami. Dahil iba natatakot na dati. Alam mo, ganyan ang presidente natin. Sa Davao, sanay siya, na pag nagalit siya, titiklop ang tao. Dito, nakaraang 5 taon, takot ang tao. Ngayon, tanggalin natin ang tao, takot. Dahil wala naman tayong dapat ikatakot kung totoo yung pinaglalaban natin. Ang kailangan natin malaman ang katotohanan at ngayon lumalabas. Bakit tinatanggol ni Presidente si Michael Yang? Alam mo, Presidente ka ng Pilipinas, sa pagtatanggol mo yan? Ba't pinagtatanggol mo si Lau? Ikaw naglagay dyan eh. Dapat imbis na magalit ka sa amin, totoo ba yung ginawa mo Lau? Kahapon, hindi makasagot na matino. Huling-huli na talaga. At bakit nagtatanggol nga itong mga kaibigan niya na damakmak ang kotse? Ba't di siya nagagalit? Oh, paano ka na nagkaroon ng kotse ng Porsche? Paano kayo na nagkakalaga? Sabi pa ganun, 18 million lang raw po yung binili ng Lamborghini. Aba hindi lang iisa yun eh. 5-5 yung kotse na binibili nila. Pagkatapos sabi magagalit. Mukhang tuliro na ang presidente ng Pilipinas kung ganyan ang pananaw niya. Nung araw, si Quirino, nagkaroon lang ng Inorola. Tinira ng tinira, yung tinatawag na Golden Inorola. Noong araw, yung bahay ni President Garcia, tinitira ng tinitira noong araw. Wala namang napatunayan. Ngayon, ito, napapatunayan. Bakit hindi atupagin ng Pangulo? Yan, sabi mo, makaamoy ka lang ng korupsyon. Talaga magwawala ka lang. Ayaw mo masabihan na may mga corrupt na tao, ayaw mo marinig yun sapagkat akala mo perfect ka. Attorney. Opo, ang hamon ng Pangulo po sa Senado, kung meron daw po kayong ebidensya, dalhin nyo na lang daw po sa Office of the Ombudsman, Senator. Kasuhan na lang. Di huwag na tayo magkaroon ng Senado dahil siyempre, lalo na ngayon, in-appoint pa niya yung mga tao niya sa Ombudsman. Wala naman kami sinasabi doon eh. Di ba tungkulin ng Senado yung Blue Ribbon? Nung araw pa yan, may Blue Ribbon na. Ang dami ng ano dala dyan. Hindi ba nakulong yung kanyang brad, dalawang brad na tiga Sambeda at saka Lex Talionis na nilagay niya sa Commission on Immigration? Nakuha namin yung video. Tanda-tanda naman ni kabayan niya siguro, no? Na video na kinukuha yung mga pera doon sa isang hotel, sa casino, at nilalagay sa maleta. Nung mahuli, nasa ngayon yan? Nagbabakasyon na ngayon sa Muntinlupa, life imprisonment. Yan yung marami yan. Di ba, inimbestiga namin si Pardon. O ngayon, si Pardon ngayon, may warrant of arrest. Yes. Doon naman sa isang kaso na smuggling. Nahuli na namin yan. Anong ginawa? Ipiremote pa eh. Nilipat lang eh. Nilagay sa Civil Defense Office, tapos nilagay sa Muntinlupa. Nahuli ko na naman na nagpapatawad, tinatalo ang husgado, nagpapatawad, nagpapalabas ng preso. Hindi ba si Sanchez? Papalabasin ako, hindi ko nabisto yon. Ibinulgar ko yon. O, yun. Ano nangyari? Nalipat na naman siya. Alam nyo, mga kababayan, dapat ho, tingnan natin mabuti yung pinaggagawa nito. Dahil marami na talagang katiwalian, dinadaan tayo sa takot para hindi lalabas yung katiwalian. So, yun ho ang maaring dahilan ni Presidente na sinasabing pinahinto kayo at kayo tinitira lagi. Sinabi pang i-audit ng COA ang Red Cross. Nasa sa kanya yan. Kami, basta binigyan kami ng pera, may liquidation. Katulad ng binigay sa amin ng DSWD, pinadaan ko doon, pwede pa yun noong araw. Hindi naman na-polish yan eh. Hindi naman na-polish yan eh. Nabigay yun. Nakita naman yung mga ginamit. Nakita yung mga ambulansya. Nakita lahat yung mga ginamit sa Sulu. Yung ginamit ng mga livelihood, yung training sa Red Cross, sa life saving at lahat. Ayaw ba ninyo yun? Natututo ang tao na magkaroon ng kabuhayan sa Red Cross, magkakaroon ng pagkaligtasan ng mga tao. Kompleto yung ambulansya niyan, ha?
na binili. Bakit nagagalit kayo? Hanggang ngayon, tumatakbo pa. No? Huli, kung gusto yung tingnan, makikita ninyo. Opo. Ang sinasabi din ho ng Pangulo, eh sa ginagawa niyong hearing, ay naabala lamang ang mga opisyal ng gobyerno sa halip na magtrabaho ay nandun sa hearing at naka-standby ng napakatagal. Ah, hindi ho naka-standby yun. Hindi naman sila pupunta sa Senado eh. Unang-una, nasa bahay lang sila o nasa opisina. Uh-huh. Pwede magtrabaho yun. Hindi naman ako tinatulong. Sige, gawin mo yung trabaho mo. Nasa sa inyo yun eh. Kung tabad yung mga tao nyo, hindi katulad ni Senator Gordon, pwedeng gumawa ng trabaho sabay-sabay, hindi naantala yung trabaho ko. Ibig sabihin eh, nagagawa ko lahat yung tungkulin ko. Pero yung mga tao ninyo, yung bang dahilan, hindi nila magawa ang trabaho. Matagal na yung pandemic, ang problema ninyo, hindi nga nagagawa dahil kulang na kulang yung ginagawa ninyong intervention. Panay lockdown, ano nangyari? We are now the sick man of Asia again. Yan ay nakapataw sa ulo ng Pangulo na naghirap uli ang Pilipinas sa buong Asia. Ang Indonesia, mayaman ba? Mayaman uli. Ang mayaman, lahat ng ibang bansa, mayaman ang Pilipinas, naghihirap ngayon. Opo, Senator Gordon, nabanggit din ng Pangulo, hinahanap daw po niya yung annual reports daw po ng Philippine Red Cross na state activities. Andiyan ang annual report. Kasi report kami doon sa International Red Cross. Kung hindi kami magre-report doon, madadali. Ang problema lang sa pagre-report na yun, na take for granted na kasi matagal lang iba, hindi nagkukuhan. Pero naandiyan yan eh. Anytime, we can take a look at the report annually. Makikita nyo ilang bahay ang ginawa namin nung Hayan. Alam mo, 151,000 na bahay na ang ginagawa. Ba't di pa labasin yung tulay? 151,000 na bahay na nagawa ng Red Cross. 170 na ang ambulances ng Red Cross. 14 na ang molecular laboratory. Mas marami kami molecular laboratory kaysa sa gobyerno. Ang dugo namin, 51%, 52%. Tinataas ka namin. Magdadagdag kami ng mga blood bank. Ano pa masamang ginagawa namin? Eh lahat na nga ng tao, lahat ng mga ambassador, binibigay yung pera sa Red Cross. Tapos sa sarili natin kababayan, sisiraan pa Red Cross. Eh di wala na magbibigay sa amin. Nasa sa inyo yan. Yung Australian ambassador, pinupuri kami. Yung Canadian ambassador, pinupuri kami. Andiyan lahat. Yung American Red Cross, ang dami-dami binigay na pera sa Red Cross. Nagampanan lahat. Napapaliwanag lahat. Ilang bang bahay ang binigay dito sa Leyte? 30,000 homes. Nung bang nag-earthquake, kamakailan, dyan sa Magsaysay, sa Davao del Sur. Nagawa ba yung bahay? Nagawa po yung mga bahay. May nagawa bang bahay ang gobyerno? Wala po. Yung po ba dito sa Mindoro, nung magkaroon ng typhoon Tisoy, nakagawa ba ng bahay ang Red Cross? Nagawa po. Itong Rolly, hindi po ba kami ang kumakayod ng lupa na putikan dyan sa Cagayan at para makapagtanim yung mga farmer? Nagbigay pa kami ng pera at mga pagkain habang may pandemya? Hindi po ba ngayon pumunta kayo sa Catanduanes? 10,000 families, may yero na 10,000, 1,000 pamilya, para makatayo sila ng bahay. At dito naman sa Albay, hanggang ngayon, ginagawa yung mga bahay na tinamaan rin ng Rolly. Ano ba gusto ng Pangulo? Eh, ang totoo niya, sabi ko nga, nagpunta lahat yung inyong kabinete noong 2019 o 2020 at sabi kayo na mag-test. Hindi naman kami nagpilit doon eh. Ang testing nila namin, yung Red Cross at saka yung gusto mong patest. Eh, ginawa nila, mag-test na kayo, bumili na kayo ng makina at para sa ganon, matest natin. Kayo, malaking, you're the great difference, sabi ni sabi nila ng mga kabinete. Natutuwa sila na mayroon panlaban. Eh ngayon, nung kailangan kami, okay. Nung hindi na kami kailangan siguro, eh kailangan pa rin kami sa totoo lang. Eh. Number one kami sa testing eh. 4,400,000 na ang test ng Red Cross. Nasaan ang RITM, Mr. President? Bakit hindi nyo pinaayos ang RITM? Tingnan nyo ang RITM, napakababa. Bawasan pa ng budget. Pero kayo ba'y nabayaran na ho ng PhilHealth pala? No, ang utang po sa amin, kulang-kulang 600 million. Hanggang ngayon, na yung utang pa rin, oh? Oo, saan ba dala ng PhilHealth dyan? Di na nga ako kumikibo, eh. Oo nga, nahalata ho namin, hindi na kayo nagre-reklamo. Pinigil namin, eh, umabot na ho halos ng 1 billion. Kahit na sino naman, kailangan, eh, babawin yun. Dahil kung di nyo babawin, paano? Di malulugi naman ng Red Cross. Kaya, at yan ay hindi naman namin hiningi. Kayo ang nagpa-test. Hindi naman kami nag-advertise magpa-test kayo sa Red Cross. Kayo ang lumapit si Secretary Duque, si Secretary Lorenzana, Secretary Anyo, si Secretary Brograles, pati yung spokesman niya na andon. Abay, lahat po yan ginawa. Pati sila Secretary Galvez na andon, sila Secretary Dizon. At meron kami yung video at dami-dami pasalamat. Tinanong ko nga si Secretary Duque kahapon bago ko, kasi na sabi ko, di ba kami nakatulong sa Red Cross? Sa
the department at saka sa gobyerno. Sabi, totoo ho yan. Kung wala kayo, mahirapan kami. Ang totoo niyan eh. Sabi ko, ilan na yung molecular lab? Ilan na natetest namin? Iba, kayo, mabilis kami. Naghihiram pa kayo sa amin ng test kits. Kumisang, pinapairam nyo kami ng test kits. Eh, marino ho yan. Ang problema dito, kay Mr. Duterte, eh, nag-aabogado siya sa mga Chinese na kanyang kaibigan. Hindi lahat ng Chinese masama. Piliin nyo lang ho, matitinong Chinese, Mr. President. Hindi yung pinagdududahan na nasasangkot sa droga. Hindi ko na nga sinabi yun eh. O ngayon ko na lang sinabi dahil nagagalit kayo. Eh kayo, putak na putak eh. Yan ang nagpo-problema eh. Senator, naka-experience na ho ba kayo sa ginagawa niyong hearing ngayon doon sa naging advice ni Presidente na kinakailangan ay magsabi muna sa kanya bago umattend sa mga hearing ho ninyo? At nagbanta pa siya na kung sakasakali at sisigawan kayo ni Senator Gordon to keep your dignity, ay umalis kayo. Mag-walk alam out mo, kayo sa hearing. Alam mo, Noli, panayang putak niya, panayang sigaw niya ng ganyan, nananakot na naman. Alam niyo, pasanay na kayo sa Presidente. Pinakamagaling manakot na Pangulo yan. At hindi nga lumalabas yan. Hindi nagpupunta sa PGH yan eh. Nakatago doon sa Davao sa gabi, lalabas. Parang vampira na. Siya ang vampire. Ano sabi niya, ako ang vampire? Hindi ako susubsub sa putik katulad ninyo. Eh, ang ginagawa ninyo, nananakot kayo. Ayan, nandiyan si Secretary Duque, sumasagot kahapon. Ito lang ang tanong ko. Ang gusto kasi ng Pangulo, sasagutin ko siya, ayoko na, tama na ito pagkatapos ito, Noli. Hindi naman ako pumayag sa interview na ito para sagutin siya eh. Pumayag ako, dapat na mag-ulat sa inyo doon sa nangyayari. Pinagbigyan ko na, okay. Kasi ang gusto niya, ililipat yung glare, yung investigation doon sa mga inaatake niya sa amin. Ang tawag dyan, squid tactics. Maitim na tactics ang ginagawa. Pero napapaliwanag namin lahat, kaya napuprustrate siya. Hanap siya ng hanap, inuutusan niya yung mga aso niya sa kongreso na putak ng putak. Eh yung mga aso niya, yan nagpatanggal lang ABS-CBN, di ba? Eh, at tapos ganyan, iagamitin niya sa amin. Alam niyo, Mr. President, hindi ako nabubuhay sa gobyerno. Matagal na po ako nagsisimbi, dalawang trabaho ko, 53 years ako sa Red Cross, volunteer ako, dumaan ako, di ba Noli, alam mo naman yan? Opo. Sino ba nauna sa earthquake sa Kabanatuan? Sino ba nauna sa Pinatubo, umakyat doon sa bundok? Ilan ba libo-libo ang diligtas natin dyan? Sa Taal, sa Mayon, bata pa ako na andiyan na ako, turo sa akin na maganda ng aking mga magulang na magtumulong sa tao. Ano pa ba ang gusto ninyo? Eh, ayaw ba ninyo na magandang halimbawa? Na kahit na may trabaho ka, meron kang panahon para sa ibang tao, hindi yung kapangyarihan lang hinahabol ninyo. Eh wala naman ako nababalitaan sa inyo, tinutulungan nyo, puro gimmick yung ginagawa nyo. Eh wala naman ako nakikita na pinagmamalaki ko na, oh, ginawa ko ito, kaya lang ako sumasagot ngayon. Eh napakita ko lang na marami kaming ginawa. May barko pa nga ang kami, sabi nyo, ang galing mo. Sa Senator Gordon, ang galing mo, nakakuha ka ng barko. O ano ba masama doon? Diba, dinamit ko sa Katanduanan siya, dinala namin ang mga sasakyan para makatulong doon sa Katanduanes. Sino lang ang may communication nito nakaraan bagyo ng Rolly sa Katanduanes? Itanong niyo sa governor. Kami ang meron kaming satellite communications doon. Walang telepono doon. Ang nagpasok noon, Red Cross. At kaagad-agad, tinetest namin yung mga tao doon at tinutulungan namin ang mga tao. Eh, hindi ko na kailangan paliwanag yan. Naka-experience ba ako? Eh, pananakot. Hindi na kami pupunta dyan. Eh, nasa sa inyo yan, Mr. President. Kung ayaw niyo papunta yan, ibig sabihin, natatakot kayo, mabisto kayo. Umiiwas kayo palagi. Iwasan ang COA. Iwasan ang Senado. Eh, ano ang gagawin natin? Bahala na lang kayo na limpak-limpak, bilyon-bilyon sa lapi. Papayagan nyo sa isang tao na bata ninyo, silaw. Hahawakan niya, bilyon-bilyon. 42 billion pa lang ang tinisita natin. Marami pang hahanapin dyan, Mr. President. Eh, bistado-bistado na. Eh, tapos kayo, gagawin nyo. Iwawaksin nyo kami. Akala ko ba masama yung COA? Tapos pag sinabing walang overpricing, wala naman talaga sinabing overpricing ang COA eh. Eh, ba't naglabas pala ang COA, kabayan? Ba't sila naglabas ng report? Yun ang naging basehan kung ba't kami nag-imbestiga. Mm-hmm. Ngayon, siguro pinipressure nyo na ang COA at sabihin nila overpricing. Totoo yun, wala naman sila sinabing overpricing. Pero sinabi nila, meron silang katiwalaan nakita sa infrastruktura, meron silang nakita ng mga gamot na hindi nag-expire, meron silang makikita hindi natatapos sa project at nakita nila dapat tingnan ang inventory management na sobrang-sobrang binili nitong PSDBM. Panahon na para
tapusin na yan PSDBM sapagkat yan ang talagang mother of corruption under the Duterte administration. Ang ganda ng ginawa nila eh. Nakakita ng pagkakataon, may mga inchik na kaibigan sa China, yun ang tiga-supply. Meron mga inchik na kaibigan dito galing sa China, nakukunan nila ng supply, at kunyari bibili nyo, tapos patong ng patong. Dalawang patong, una palang order, kabayan. Uh-huh. Dalawa na ang patong. Una, yung green na... ano nga bang pangalan ng green na something? Nagpatong kaagad. Ang binihan, si Farmally nagpunta kay Tiger Philippines. Uh-huh. Si Tiger Philippines nagpunta doon sa green na something at pinatugan ng 11 piso, eh natalo na kaagad ang Pilipino. Patong lang ng patong. Opo. Senator, ito bang si Lincoln Ong ay madadagdagan pa sa mga ipadadakip ng Blue Ribbon o ng Senado? Sinabihan ko na yung mga lahat dyan. Uh-huh. Madadakip sila dahil hindi sila nagsasabi. Sa susunod na hearing, yung mga kasama nila dyan ay madadakip dahil unang-una, tingin nyo, tatalingin mo, saan galing yung kotse? Hindi mapaliwanag. Hmm. Eh yung kotse, alam mo naman yung kotse. Kailangan pagka pumasok yan, nagbayad ng bus yan. Ang init sa mata niyan, Porsche, Lamborghini, bibili mo. Biglang dumakma ka ng pera. Dumakma ng maraming pera na 2020. By 2021, December 2020, may mga magagarang kotse na sila. Lalo na itong pinapakita mo, ito si Lincoln, talagang mask bandit yan. Eh. Lumalabas eh. Dahil kita mo, anong kotse niya? Meron siyang Porsche. Meron siyang mga kotse na mamahalin na hindi, alam mo, hindi ako marunong sa kotse masyado na, hindi ako nakikialam dyan eh. Pero alam nyo, napakamamahalin ang kotse, hindi nila mapaliwanag. Yan ang magiging problema. May kulong yan sapagkat makikita saan nyo kinuha, hindi kayo nagbayad ng buwis. At ang patunayan ko na kahapon, sinabi ko pa ang BIR, yan ang sinasabi nila. Tapos yung kanilang accountant, hindi mapaliwanag. Sinabihan na namin yung accountant, kayo na ang susunod dyan kung hindi nyo mapaliwanag. Kaya makikita nyo, hindi Farmally ang target lang namin. Ang target namin, sino ba nag-utos mag-kickback dyan na napakalaki? Sino nagplano nito na kukuha tayo sa China, kukuha tayo sa mga hinanda nating supplier para papatungan natin? Anyway, sa dami-dami yan, wala makakabilang. Nakasubok ka na bang bumili, magbilang ng 100 million mask? Okay. Kabayan Noli, 100 million mask. Nakasubok ka na bang magbilang ng pera na 10 million or 1 million? Ito, billion. Paano bibilangin niya kung di ka talaga sindikato? Okay. So, Senator, hanggang kailan po ang hearing? Ay, hanggang may hinahanap kami. Tutuloyan namin. Mm-hmm. Hindi na kami titigil dyan. Palahikot sa dami. Ang laki-laki nito eh. Eh, binan mo, break the record dito sa corruption. This is the mother of all corruption. Sa Duterte administration pa nangyari. Inaasahan ng tao, isasalba ang tao sa kahirapan. At pinakamaitim na administration nito. Noong araw, onorola lang si Quirino. Noong araw, yung yate lang ni President Garcia, tinira, yung lapu-lapu. Hanggang ngayon naman, umaandar. Eh, ito talagang nakita ninyo. Sandamakmak na sa lapi. At makikita mo ang style niya. Pag may kalaban, isara mo yung istasyon. Pag may kalaban, ikulong mo. Pag may kalaban, pigilin mo. Yan ang style ng administration na ito. Nakakaawa ang tao. Ngayon, kung ayaw na lang, kung gusto nila yan, wala tayong magagawa. Ayaw lumaban ng tao, ihintayin pa natin, magkaroon pa ng mga kung pang katiwalian, eh talaga ang maghihirap ang taong bayan. Tayo ngayon, tandaan nyo, is the sick man of Asia again. Naibangon na ang Pilipinas, ngayon balik tayo. Ang edukasyon natin palpak, lumalabas, at tayo hindi pa makapasok ang mga bata, lalong papalpak yan. Ang ating mga ospital kulang, lalong papalpak yan. Eh kaya kailangan, ako tutulong ako, palagi naman ako tumutulong. Ilan ba ang ospital na request na itayo? Tingnan nyo sa lang center, 100 beds dyan. Meron kami dyan. Hindi ba tingnan nyo sa mga hospital lang mga may nilalaan, ng mga Department of Health, hindi ba magmula pa nung nagkaroon ng tinatawag natin na epidemic dito sa Tikdas, nandun kami, madaling araw, 1:30, kasama ko si Undersecretary Mercado na ngayon nasa Hawaii na, pinuntahan namin at naglagay kami ng tent kagad doon. At ang nangyari ngayon, marami kami tent, may kama, air condition pa yung tent. Meron ba kayo nakikita ganyan sa ginagawa nila? Eh, hindi ko pinangangandala lang ang daka niyan. Ang sinasabi ko lang, pagka may problema, naandyan kami handang tumulong. Walang bayad sa amin, ginagawa namin yan. Pero lang, kung ukunin nyo yung servisyo namin, syempre, para mabawi naman namin yung kapital namin at para may pamtulong kami, babawiin namin yan at ginagawa namin yan. Pati ba naman dugo, sasabihin nyo, pinubulsa namin, excuse me po, 1947 pa po yan. Meron na kami ang unang blood center sa Pilipinas.
bakit namin sisirain yung pangalan namin? At bakit yung sisirain yung Red Cross? Mabuti po ang ginagawa niya. Pahirapan yung Red Cross, ang masasaktan lalo ang taong bayan. Okay, maraming salamat po sa Senator. Good morning. Ingat po. Good morning, Kabayan Oli. Thank you. Si Senator Richard Dick Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. May mga balita pa kami tampok sa Teleradyo Balita! Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ng paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit. Una, basahin ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kiskisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti rin sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ang tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pang sara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng dalawang beses. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag kasama mo lagi ang nag-iisang Teleradyo! Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga po. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Isingin na po. Samantala, umabot na po sa mahigit 2.4 million ang mga kaso ng COVID sa ating bansa matapos madagdag ang 16,361 na bagong kaso, pero may apat na laboratorio po ang hindi nakapagsumiti ng datos. At ayon pa rin sa Department of Health, mababa ang bilang ng mga bagong kaso dahil na rin sa mababang laboratory output. Umabot na rin sa mahigit 37,000 ang namatay, habang mahigit 171,000 pa ang aktibong kaso. Sinailalim naman sa ECQ ang Batanes dahil sa tumataas na rin kaso ng COVID-19. Tatagal ang lockdown hanggang sa October 4 matapos umabot sa 121 ang aktibong kaso. Ayon po sa lokal na pamahalaan, posibleng nagkaroon ng hawahan matapos ang pananalasa ng bagyong Kiko. Mga tao lumabas, nagsinis, nagkaayos ng kanilang mga bahay. Nag-iigib ng tubig dahil wala po kaming power at wala rin po kaming tubig. Dahil dito tira na kaligtaan ng karamihan ng pagsusuot ng face mask, marami biglang nagkatrangkaso at tubo dahil mga sa naulanan sila. Si Batanes Governor Marilu Cayco. Samantala, kinumpirma naman ni Manila Mayor Isko Moreno na tatakbo siya sa pagkapangulo sa Halalan 2022. Sa video na inupload sa Facebook page, ibinida ng alkalde ang mga pinagdaanan mula sa pagiging basurero hanggang makatapos sa pag-aaral. Ibinahagi rin ito ang pagiging artista at pagsabak sa politika. Kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Formal na iaanunsyo po ni Mayor Isko ang kandidatura at ng kanyang running mate na si Dr. Willie Ong. Ito nga po kanilang announcement sa isang event sa Tondo ngayong araw. Nauna na rin nag-anunsyo ng pagtakbong Pangulo si Senator Panfilo Lacson at si Senator Manny Pacquiao.
Sino ba yan naman ang protesta? Ang paggunita sa ika-apat na po at siyam na anibersaryo ng martial law kahapon sa Quezon City, ilang nagtipon sa rotonda na patungong Liwasang Bonifacio ang hinarang. Sa Maynila naman, nauwi sa Tulacan at pagsasaboy ng tubig ang mga protesta ng Kilusang Mayo 1 sa tapat ng Santa Cruz Church na magpuprograma sana sa may LRT1. Hinarang ang malaya at mapayapang pagkilos ng mamamayan. Parang mga baboy ang pagturing sa mga mamamayan kasama yung mga biktima ng martial law, biktima ng extrajudicial killings. Walang pinagkaiba hanggang ngayon. Pinapalis nga, nagnenego pa. Ito pa, ayusin muna natin. Teka muna. Nagpoprograma kami ng tahimik, pero po kami ay marahas na itinulak ng mga kapulisan para pigilin po yung dispersal ngayong araw. Kaya mariin po namin itong kinukundina. Mga pulis po! Doon! Si Sanlakas Secretary General Attorney Aaron Pedroza at Kilusang Mayo 1 Secretary General Jerome Adomins. Ayon po sa mga otoridad, lumabag sa minimum health standards sa mga grupo kaya hinarang ang kanilang aktibidad. Iginit naman ang mga grupo na sumusunod sila sa health protocols. Pinayagan din namang makatawid ang mga rallyista at natuloy ang programa sa Liwasang Bonifacio kung saan ipinanawagan nila ang pagkundina sa posibleng Duterte-Marcos tandem sa paparating na halalan. Samantala, may mga ikinasaring protesta sa mga probinsya kahapon. Sa Baguio City, binigyan pugay ang mga bayani at nagbuwis ng buhay sa ilalim ng batas militar. Sa Batangas, Laguna at Cavite, nagsagawa ng protest caravan ang grupo ng mga aktivista. At sa Visayas naman, nagmarcha ang iba't ibang grupo sa Cebu, Iloilo at Aklan. At sa Davao City, sinabayan ng mga nagprotesta ang panawagan sa pamahalaan na bigyan ng angkop na suporta ang mga medical frontliners ng pandemya. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pwedeng baliwalain ang arbitral ruling na nagbasura sa pag-aangkin ng China sa mga teritoryong pinag-aagawan sa South China Sea. Ito ang naging pahayag ni Duterte nang humarap siya sa United Nations General Assembly kanina. Sa isang video speech, sinabi ni Duterte na dapat resolbahin sa mapayapang paraan ang mga debate ng mga bansang umaangkin sa mga teritoryo. Bilang miyembro ng ASEAN, kaisa rin anya ang Pilipinas ng mga estado sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at pagpapayaman ng mga teritoryo. Magugunita ang nireject ng Pangulo ang mga pahayag na tila ng mamaliit sa pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling noong una siyang dumalo sa UN General Assembly noong nakaraang taon. Tutulong na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa investigasyon sa pagkamatay ng internationally acclaimed painter at artist na si Bree Johnson. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na maglalabas na rin sila ng Immigration Lookout Bulletin laban sa nobyo ni Johnson na si Julian Ongpin na anak naman ng kilalang negosyanteng si Roberto Ongpin. Si Julian Ongpin ang sinasabing kasama ng 31 taong gulang na si Johnson nang matagpo ang patay noong September 18 sa tinutuluyang resort sa San Juan, La Union. Sinampahan na ng kaso si Ongpin kaugnay sa na-recover na mahigit 12 gramo ng cocaine sa tinutuluyang resort. Sinabi ni PMP Chief Guillermo Elizar na bumuo na ng Special Investigative Task Group ang La Union Police at tinintay na lamang ang resulta ng autopsy report para malaman kung sasampahan ang karagdagang kaso si Ongpin. Pinalaya umano ng Provincial Prosecutor's Office si Ongpin habang inimbisigan pa ang kaso. Hinihintay lamang ng inyong PNP ang pagsagawa at resulta ng autopsy sa mga labi ni Binibining Johnson upang malaman kung may karagdagang kaso na isasampa laban sa kanyang kasintahan. Hinala naman ang pamilya na may foul play sa pagkamatay ni Johnson dahil sa magkakaibang pahayag mismo ni Ongpin. Ang pinapalabas nila, si nagsi-circulate sa media, sa social media, is that nag-OD ang anak ko or nag-suicide ang anak ko. So hindi eh. And iba-iba yung lumabas na naging testimony ni Julian din. Ang una ang sabi,
nakita daw niya nagkulong, tumakbo, nagkulong daw sa banyo yung anak ko at nag and she hanged herself. Tapos nakita siya on the bed. Lifeless. From that picture alone, makita mo talaga yung may mark si Brianna dito sa leeg na mahaba. Dalawa. Tapos merong parang pulang parang pressure dito sa gitna. Ang tinig po ang ina ni Bree Johnson na si Ginang Sally Johnson. Nagbanta si Senator Frank Drilo na tatapyasan ang budget ng COMELEC sa susunod na taon kung hindi pa lalawigin ang voter registration. Ito'y dahil mahaba pa rin ang pila sa mga voter registration ilang araw bago ang deadline sa September 30. Would the Senate consider urging the subcommittee handling the COMELEC budget to call the COMELEC to a hearing this week and express this need to extend the registration under pain of their budget being slashed to the barest minimum? That's part of the check and balance. If they refuse to exercise a discretion which is consistent with public interest. Pero sa panayam ng teleradyo, inamin ni COMELEC Commissioner Rowen Aguanzon na nagbotohan na ang mga commissioners at karamihan ay ayaw sa extension. Majority ayaw po ng extension kasi magdo-domino effect yan eh. Masyado ng tight yung schedule. Pero yun. Ibang usapan naman to kung may Senate resolution na po. Siyempre. Senador sila eh. Buong Senado yan eh. Ibang usapan yan. Kailangan for sure si Chair Abbas ay magsiset yan ng agenda. Inamin din ni COMELEC spokesperson James Jimenez na hindi pa nagkakaroon ng amyenda sa posisyon ng komisyon na huwag palawigin ang deadline ng voter registration. Malabong maabot na mga bansa ang target na mabakunahan laban sa COVID-19 ang kahit 40% man lamang ng kanilang populasyon ay sa Multilateral Leader Task Force na binubuo ng World Bank, International Monetary Fund o IMF, World Health Organization, WHO, at World Trade Organization. Dahil hindi nakakarating sa mga mahihirap na bansa ang mga bakuna kahit pasapat ang pandaigdigang produksyon nito. Kasama na po ang Pilipinas. Ginit ng Task Force sa mga bansang hindi gumagawa ng bakuna na katulad natin ay aasa na lamang sa donasyon ng mayayamang bansa at sa COVAX facility para sa supply ng bakuna. Kaya patuloy ang kanilang panawagan sa mga mayayamang bansa na tiyaking mabibigyan ng bakuna ang mga mahihirap na bansa para maabot ang kahit 40% ng bakunadong populasyon na mahalaga para matapos na ang pandemic at makabago ng ekonomiya ng buong mundo. 17.1% pa lang ng mga Pilipino ang fully vaccinated laban sa COVID. Target ng gobyerno mabakunahan ang 70% ng buong populasyon para maabot naman ang herd immunity. Ipinatitigil ng Davao City LGU ang pagbili at delivery ng mga bakunang gawa ng China. Sinabi ni Mayor Sara Duterte na sa halip na Sinovac at Sinopharm, Western brand na vaccines tulad ng Pfizer at Moderna ang dapat ipinadadala ng Interagency Task Force sa lungsod. Mababaan niya ang pagtanggap ng mga Davaoenyo sa bakuna mula sa China, kaya bumagal ang kanilang vaccination rollout. So I said that we have a moral responsibility to let the IATF know what is happening on the ground. So stop buying and stop sending Sinopharm and Sinovac to vaccination sites. Instead, focus on buying Pfizer and Moderna since there is high interest in Pfizer and Moderna. Pero ayon sa Malacanang, walang magagawa ang pamahalaan lalo't kulang ang dumarating na supply ng Pfizer at Moderna sa bansa. Humingi rin po na mahabang pasensya ang palasyo sa mga naghihintay na makakuha ng COVID vaccines. Samantala, hinikayat po si Pangulong Duterte na i-reconsidera ang naging desisyon na gawing mandatory ang paggamit ng face shield sa ating bansa. Sa sulat mismo ni
House Speaker Lord Alan Velasco, sinabi nitong lumabas sa mga pag-aaral na walang patunay na epektibo ang face shield para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. May pag-aaral din na niya ang Wayne State University School of Medicine na nagsabing halos walang pinagkaiba ang sabay na paggamit ng face mask at face shield sa paggamit lamang ng face mask. Nauna na rin lumabas sa pag-aaral ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Disease na hindi nagbibigay ng karagdagang proteksyon ang face shield laban sa respiratory aerosol. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ang paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit. Una, basahin ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kiskisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti ring sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ang tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pang sara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng dalawang beses. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Pag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag kasama mo lagi ang nag-iisang Teleradyo! Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti na lang. Street smart! Wari walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo! Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga po. At usapang tamang. At sa ating pong police report sa Cavite, patay ang 12-anyos na babae ng barilin ang kinakasama ng tiyahin dahil sumunoy natanggal na internet connection sa Imus. Ayon sa Imus Police, pinagalitan at pinagbintangan ng suspect na si Reynaldo Managan ang biktima na nakahugot sa internet connection kaya naputol ang pinapanood nitong nakastream sa TV sa kanilang bahay. Nauwi ito sa pagtatalo ng suspect at kinakasama nito na tiyahin ng bata. Sa kainitan ng pagtatalo, bigla na lang pinagbabaril ng suspect ang biktima. Nadala pa po sa ospital itong bata pero namatay din dahil sa apat na tama ng bala sa katawan, kabilang na ang sa dibdib at sa ulo. Sinampahan na po ng kasong murder ang tumakas na suspect. Spotlight. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Sinorpresa ng mga executives ng ABS-CBN ang kapamilya actor na si John Ercilia kasunod ng kanyang panalo bilang best actor sa 78th Venice International Film Festival. Emosyonal si John nang batiin ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez, COO Cory Vidanes at CEO and President Carlo Katiba. Dahil naalala rin niya ang kanyang namayapang kapatid. John, I want to start out lang by saying I'm so sorry for your loss. But you have such a beautiful honor to dedicate to the memory of your sibling. Nagpasalamat naman si John sa surprise message ng ABS-CBN executives at ilang haligi ng film industry. Right now, no, parang somehow talagang, kumbaga,
yung emotion ko kanina, sobrang napalitan ng sobrang gratitude sa inyong lahat. I mean, this gesture is really, I can't actually contain that this particular moment that I'm with you all. At bilang pagkilala sa tagumpay at husay ni John, nangako naman si ABS-CBN President at CEO Carlo Katibak na pagbibigyan at tutuparin ang anumang dream role ng aktor. John, thank you so much for this incredible honor that you brought to the network. I'm so proud of you. And I promise you, all your kapamilyas in ABS are just as proud of you as I am. In exchange, I think what I want to offer you is tell us what your dream role is. And we'll do everything we can to make that happen. Whatever it is. Again, congratulations po sa ating kapamilya na si General John R. Celia. At yan po ang ating Showbiz Spotlight for today. Ako po si Tina Marasigan nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cabs and Joys. Thank you, Miss Tina Marasigan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Kasama sa lahat ng panahon. Hindi lang yung pagbabalita o pagbibigay ng impormasyon. Mahalaga din ang public service. Napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Pupukul kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Teleradyo.